na ito ay special sapagkat ako po ay sumasaludo sa lahat ng mga ama ng tahanan na gaya ko. Lalo tigit sa lahat sa mga ama ng tahanan na talagang ginagawa ang kanilang pinakamabuti para akayin ang kanilang pamilya sa landas ng katwiran at sila mismo ay nagiging mabuting halimbawa sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, at sa loob ng kanilang pamilya ay si Kristo ang nagiging sentro. Maganda at ito po ay nakapagbibigay sa atin hindi lang ng maaluwang buhay, kundi isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya, hayaan niyo pong batiin ko muna ng Happy Father's Day ang lahat po ng mga katatayan. Yan. Higit sa lahat, syempre, special mention, ang aking butihing ama, si Papa Vic. Ayan, na nagdaos ng kanyang ika-83 kaarawan noong June 8 lamang. Happy Father's Day sa ating lahat at sa aking ama, Happy Father's Day. Kaya naman, ngayong oras na ito, ating pong pag-uusapan, syempre, lalayo pa ba tayo? Pag-usapan po natin ang tungkol sa tatay. At ang pag-uusapan natin, the best father of all. Ano yun? The loving father. Yan po ang title ng ating pag-aaralan sa pagkakataong ito. At kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po akong magbuklat sa isa sa pinaka-famous na siguro na kwento sa Biblia at doon po tayo hango ng ating pong pag-aaralan. Luke chapter 15, babasahin po natin talatang 11 hanggang 24. Ito pong sabi, Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger son spoke to his father. He said, 'Father, give me my share of the family property.' So the father divided his property between his 2 sons. Not long after that, the younger son packed up all he had, then left for a country far away. There he wasted his money on wild living. He spent everything he had, then the whole country ran low on food. So the son didn't have what he needed. He wanted to work for someone who lived in that country. That person sent the son to the fields to feed the pigs. The son wanted to fill his stomach with the food the pigs were eating, but no one gave him anything. Then he began to think. He said, 'How many of my father's hired servants have more than enough food? But here I am dying from hunger. I will get up and go back to my father. I will say to him, Father, I have sinned against heaven and I have sinned against you. I am no longer fit to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. While the son was still a long way off, his father saw him, and he was filled with tender love for his son. He ran to him, he threw his arms around him, and kissed him. The son said to his father, 'I have sinned against heaven and against you. I am no longer fit to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe, put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattest calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. The son of mine was dead, and now he is alive again. He was lost, and now he is found.' So they began to celebrate." Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hindi bagat ito po ay isang pamilyar na storya para sa marami sa atin. Kadalasan, ang tawag po natin dito sa storya na ito ay the prodigal son. Pero ayoko pong mag-focus doon sa anak na lapasangan. Ayoko mag-focus doon sa anak na gumawa ng kalokohan sa kanyang tatay. Gusto ko ang focus natin ngayon ay para po doon sa mismong tatay na nagpadama ng pag-ibig niya sa kanyang anak. At ito pong storya na ito ay talagang kapag atin pong dinamdam o ating pinagbulay-bulayan o ating ninamnam yung kanyang sinasabi, ma-appreciate po natin yung pag-ibig ng ating ama na kanyang inialay sa atin samantalang tayo po ay kagaya ng prodigal son. At ngayon po, sa oras na ito, gusto ko makita natin na ang nais ng Panginoon, ang mga tatay in particular, hindi man natin kaya yung
ganong klaseng pag-ibig na pinakita ng tatay sa kanyang anak ay tayo po ay maging mabuting anak sa ating Diyos, una sa lahat, and then maging mabuting ama para sa ating mga anak dito po sa lupa. At ang nais ng Panginoon, tularan po natin yung kanyang pag-ibig sa atin. At ito po isang proseso. Siyempre, hindi po ito mangyayari ng isang beses lang. At kaya ito kinuwento ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo sapagkat ang nais niya ay ma-appreciate ng kanyang mga disipulo at tayo po na mga bumabasa nito at nag-aaral ng kanyang salita na gaano man tayo kasama ay mayroong bukas na pinto ang ating Diyos, ang ating Ama sa Langit upang tayo po ay kanyang kukubin kung tayo po ay babalik sa kanya. Kaya po, sa pagkakataong ito, meron po tayong dalawang mahalagang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin at tatandaan po natin na maraming mga wonderful people na they feel like, lalo na po yung mga tatay, kapag yung mga anak nila ay nag-wonder, yung mga anak nila ay naliligaw ng landas at gumagawa ng mga kapalpakan habang sila ay lumalaki, maraming mga tatay o ama ng tahanan, ang feeling nila sila ay failure. Bakit? Sapagkat ginawa nila ang lahat na magagawa nila. Nung bata pa yung anak nila, dinisiplina nila, ginabayan nila, nag-provide sila. At inakay nila sa tamang pananampalataya. Tinuruan nila ng mga prinsipyo ng Biblia. Pero kung minsan, anong nangyayari? May mga anak na talagang matigas ang ulo at pagdating sa tamang edad, sila po ay gumagawa ng desisyon para sa kanilang sarili. Meron po isang verse sa Proverbs, dun sa Proverbs chapter 22 verse 6, na ito po ay nagsasabi sa atin ng isang magandang talata na yung mga anak natin, ititrain natin para paglaki nila, ay hindi sila lalayo dito. Pero ito po ay hindi nagbibigay sa atin ang pangako na yung ating mga anak ay tiyak na yun ang kanilang pipiliin, no? Sapagkat meron silang sariling pagpili sa kanilang mga sarili. Pero ito ang maganda. Ang pangako po doon sa talata na yon is that the seed of truth would stay in them. Yan po ang panghawakan natin. Ano po? Marahil hindi natin makokontrol yung mga anak natin sapagkat sila po pagdating ng araw ay mayroong sariling kaisipan. At yun naman ang dapat talaga as they mature, they make their own decisions. Pero tandaan natin, habang bata pa, simulan na natin yung disiplina sa kanila. Okay, so simulan po natin ang ating pag-aaral. Ang una pong puntos na gusto kong ibigay sa inyo is the failure and its consequences. The failure and its consequences. So pag-usapan muna natin yung bata, yung anak. Meron pong tatlong bagay na ginawa itong anak doon sa kanyang ama. At yan po ang isa-isahin natin. Ang una, he went. Itong anak ay nagpakalayo-layo, lumayas siya. Pero bago siya lumayas, ano po ang ginawa niya? Ang sabi po doon sa story, bago siya lumayas, hiningi niya na yung kanyang mana. Hiningi niya na yung share niya. Merong dalawang anak yung mama na, o yung tatay na binanggit doon sa story. At ito yung bunso. Yung bunso, habang buhay pa yung kanyang tatay, hiningi niya na yung mana niya. At pagkatapos niyang humingi ng mana, anong ginawa niya? Doon sa verse 13, ang sabi, he gathered up all that he had and took his journey to a far country. Ano? Ibig sabihin, ng ibang bayan pa siya. Hindi lang sa pumunta sa ibang baryo o sa ibang syudad. Nagpunta sa ibang bansa. No? Anong ibig sabihin nito? Talagang gusto niya na mamuhay ng sarili niya. Gusto niya na mamuhay ng independyente. Lumayo na siya sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang palagay, ay kaya niya nang tumindig sa kanyang sarili dahil meron na siyang sapat na kayamanan o pera para buhayin ang kanyang sarili. So that's the first thing na napansin natin ginawa niya, that he went. And then the second thing na ginawa nitong younger son is that he wasted. Okay? So una sa lahat, iniwanan niya yung kanyang ama, iniwanan niya yung kanyang kapatid, pero itong pangalawa, medyo mas malala yung kanyang ginawa. He wasted. Yung kung ano man yung meron siya ay nilustay niya. Yun po ang termino sa Tagalog. Pag sinabi po nating wasted, hindi po yung worthwhile yung investment. Hindi man lang siya nag-isip ng negosyo, hindi siya nag-isip na i-invest yung kanyang pera sa banko o kaya sa black market o anumang pwedeng magkaroon ng dividendo
o kita o tubo yung kanyang pera. Ginawa nitong younger son ay talagang nilustay niya yung kanyang pera, no? Carelessly, without purpose. Siguro, kung ano yung mga gusto niyang bilhin, binili niya. Kung ano yung gusto niyang kainin, kinain niya. Nagkaroon siya ng maraming barkada at siguro laging merong happy hour, no? Bakit? Siguro, una sa lahat, hindi niya alam paano na-acquire nung tatay niya yung wealth na yan. Kaya hindi niya rin binigyan ng pagpapahalaga. Di ba't maraming mga anak ngayon, hindi lang kabataan, kundi anak in particular, kasi kuminsan kahit nag-grown up na, gumagawa pa rin ang mga ganitong palpak na desisyon. Kung sila po ay nabuhay na meron ng ikinabubuhay yung kanilang pamilya, meron ng naipundar yung mga magulang, yung mga pagkakataon kung minsan na yung mga anak, they just wasted away. Hindi po nila pinapahalagahan yung mga bagay na naipundar ng kanilang mga magulang. Hindi naman lahat, ano po. Pero meron po mga kagaya nito na kagaya po ng nabasa natin dito sa storya, no? Pangatlo pong bagay na makikita natin na ginawa nitong anak is that he wanted. Yes, doon po sa verse 14, it tells us how his spending and loose living ended for him. Ano nangyari sa kanya? He began to be in want. Naubos lahat. Alam nyo, kahit gano'ng karaming pera, madali lang po maubos yan. Nung panahon ng pandemic, ito'y nagpatunay sa marami sa atin na kahit gaano karaming meron ka, ay walang kwenta. So itong bata na ito, itong anak na ito, ay napunta siya doon sa landas ng kasalanan. At pagkatapos, nagpakalayaw-layaw siya, naubos ang kanyang pera, naubos ang kanyang kayamanan. At dumating sa panahon na wala na siyang makain. Sipin niyo yun, mayaman siya, milyonaryo siya, pero dumating siya sa pagkakataon na siya'y nagugutom na. Wala na siyang makain. Wala na siyang mga kaibigan sa kanyang paligid. Hindi ba't nangyayari din po yan sa panahon natin ngayon? Marami mga kabataan, ang feeling nila when they are surrounded with friends. Unfortunately, mga minsan or madalas kapag matigas ang ulo ng bata o ng anak ay mas pinipili na yung mga kaibigan na andun din, umaayod dun sa kanilang mga layaw, sa kanilang mga sarili. At yan po nakakatakot. Bakit po? Sapagkat saan ba tayo idadala itong mga kaibigan na ito? Saan ba tayo idadala ng mga tao na ito? Siyempre, walang iba kundi doon sa pangit na mga hakbangin sa ating buhay. Kaya ito po nangyari dito sa anak na ito, sa kabataan ito, ay siya po'y nagpakaligaw-ligaw. Naubos ang kanyang pera, nagkabaong-baong siya sa utang, at pagkatapos ay kung makikita natin doon sa verse 17, yung po yung key dito, no, nang sinasabi po dito, he came to himself. Eh naman maganda, no? Nagkaroon siya ng realization na, teka, ano ba itong nangyayari sa akin? Ano ba itong nangyayari? Hindi dapat ako nagugutom. Hindi dapat ako nasa malayong lugar. Dapat kasama ako ng pamilya ko. Dapat nai-enjoy ko yung aking pamilya. At dapat nai-enjoy ko yung kung ano man ang meron ako ngayon. Bigla siya nagkaroon ng realization. Mga tatay, mga pagkakataon, ang feeling natin tayo po ay failure sa ating mga anak. Lalo na po kapag yung anak natin sinasagot tayo. Kapag kayong anak natin, ang feeling natin, hindi sila nakikinig sa atin. Kapag kayong anak natin, kahit na pinapayuhan natin at pinipigilan natin, lalayo pa rin at pipiliin pa rin nila yung pangit at yung mga pansamantalang layaw ng buhay, napakasakit sa puso ng tatay. Pero tatandaan po natin, kung itinuro natin sa kanila yung katotohanan, lalo na ang salita ng Diyos, hindi po ito mawawala sa kanila. At dati nga araw, kagaya nitong kabataan na ito, itong anak na ito, nagkaroon siya ng realization. So let's jump to point number 2. Dito naman po, titignan natin yung tatay. So the point number 2 says, the father and his compassion. Kung paano yung anak ay meron siyang failure at consequences, yun namang tatay ay merong malalim na pagkahabal. At may tatlong bagay din po na ginawa itong tatay at gusto kong pansinin natin. Una, he waited. Ayan, nilayasan siya ng kanyang anak, pero hindi niya tinuring na hindi na babalik yung kanyang anak. Si Jesus ay nagpapaalala sa atin dito sa storya na ito na tayo po, kahit na tayo lumayo sa ating Ama sa langit,
ang ating Ama kailanman ay hindi tayo kakalimutan at aantayin niya yung ating pagbabalik. So, mapapansin natin na yung Ama araw-araw siya po'y nag-aantay. Nakatanaw siya sa malayo at naniniwala siya at umaasa siya na babalik yung kanyang anak. Ganun din po tayo mga tatay. Tayo po mga tatay, iluwad natin sa panalangin yung ating mga anak. Sila po ay hindi susunod sa ating instruction, hindi makikinig doon sa ating payo. Hindi po natin sila pwedeng pilitin sapagkat sila po, lalo na kapag ka nasa tamang edad na sila, anong dapat nating gawin? Tayo po ay manampalataya, mag-antay sa tamang panahon ng ating Panginoon sapagkat tiyak na tiyak ay hindi pababayaan ng Diyos, lalo na po kung tayo po ay lubos na gumaganap sa ating kukulin bilang Ama sa ating pong mga anak. So antayin lang natin kasi may timing ang ating Panginoon. The second thing na ginagawa niya, He watch. Okay, doon po sa verse 20, pinakita po dito that the Father was watching. Anong ibig sabihin ng watching? Abay, lagi siya nakatanaw sa malayo. At ang sabi ganun, while he was a great way off, anong ginawa ng tatay? The Father saw him. At itong tatay na ito, na araw-araw nag-aantay, araw-araw nakatanaw doon sa daanan, ay nung makita niya yung kanyang anak, ay hindi na siya nag-antay, no? Dumating yung kanyang anak sa pintuan nila, yung tatay ay dali-daling sinalubong yung kanyang anak. Tandaan po natin na itong anak niya ay matagal na nawala. Marahil malusog siya dati, ngayon ay payat na. Marahil dating mukhang bata at mukhang makinis at mukhang mayaman, ngayon nagmukhang mahirap sapagkat siya po ay wala nang makain. Kaya talagang mukhang kalunos-lunos yung kanyang itsura. Ikatlo po na bagay na ginawa ng tatay, he welcome. Ito po yung nakakagulat sa lahat. Yung anak po gumawa ng kalapastanganan. At kung atin pong aaralin, yung ginawa ng anak ay hindi isang simpleng hiningi niya lang yung mana pagkatapos ay umalis siya doon sa kanilang lugar. Ang ginawa po ng anak, yung kanyang ginawa na yun ay isang kahihiyan sa panahon na yan sapagkat ito po'y nalaman ng mga tao sa paligid at para niya nang pinatay yung kanyang tatay. Pero anong ginawa ng tatay? The father forgets about everything na ginawa ng kanyang anak sa kanya. Ang ginawa niya, he greets his son with a hug and a kiss. Ito'y nagpapakita ng kanyang compassion at wala pong rebuke at reservation. Wala tayong makita na pag inulit mo pa yan, ito ang kahihinatnan mo. At dito po sa verse 22, makikita po natin that yung response ng bata, ng anak, ano? Anong sabi niya? Eh, nagkasala po sa Diyos at sa inyo. Meron siya actually minemorize na linya. Okay? Pagkatapos ay hindi niya na natapos yung kanyang memorized na line. Bakit? Kasi yung tatay nagpakita ng compassion. A genuine compassion. At pinakita na ng tatay kaagad yung kanyang pag-ibig. Mga anak, sa oras na ito, gusto ko hamunin kayo ng inyong mga tatay. Hindi sila perfecto gaya nang nandito sa storya. Pero sinisikap nila na gawin ang kanilang pinakamabuti para tayo ay lumaki at tumanda ng may takot sa ating Panginoon. Kaya naman, mahalin po natin yung ating mga tatay, gaya po ng pinakita ng Diyos sa storyang ito, na imbis na i-condemn yung kanyang anak o yung anak na nagpakalayo-layo at nagpakalayaw-layaw, itong tatay ay nagpagawa pa ng isang tiging, binigyan ng magandang damit, ng singsing at ng sandalyas. Ito po'y picture ng restoration para dun sa kanyang anak. So, nawa po ang mga tatay, huwag nating i-count na sumpa para sa ating mga anak yung kanilang paglayas. Antay natin na sila'y babalik, makita natin yung tunay na pag-ibig natin sa kanila. Sa araw na ito, again, ako po ay nagbibigay pugay sa mga tatay ng tahanan sapagkat itong araw na ito ay special para sa ating lahat. At nawa po, itong story na ito ay nagpaalala sa atin na tayo din ay anak at pinakitaan tayo ng pag-ibig ng ating Ama sa langit. Kaya naman, sundin natin yung kanyang kalooban, bigyan natin yung ating pinaka-best sa ating Diyos, gawin natin yung ating tungkulin bilang mga tatay ng tahanan. Ang Book of Numbers, chapter 17, ay nagbigay ng account ng buhay nitong si Moses at saka sila Aaron during that time. At doon ay nagpakita nung kinolekta po yung mga staff, yung mga rod, at pagkatapos ay inilagay po ito sa isang empty
dark tabernacle. Walang light, walang water, walang nutrients, walang roots. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari? Eh, dapat sana mabubulok at matutuyot itong mga rods na ito, itong mga staff na ito. Pero miraculously, ano nangyari? Within 20-hour period, yung pong rod ni Aaron ay nagkaroon ng mga sanga at pagkatapos nagkaroon ng bosom at sa madalit salita, nagkaroon ng buhay. Anong pinapakita po nito? Pinapakita po nito sa atin kung sa kamay ng Diyos o ilalagay natin sa kamay ng Diyos, ipagkakatiwala po natin yung issue sa ating mga anak. Maring nagpumalpak sila, nagkaroon sila ng pagkakamali at pagkukulang sa kanilang buhay, itiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi isang araw, Diyos po ang kikilos sa kanila. At makikita natin, pag Diyos ang kumilos, eh masasabi po natin, mga tatay, that you are not a failure. Keep the robe ready and the calf fed. Keep leading the case to God in faith and watch that long road to the far country. Umasa tayo, mahal tayo ng Diyos. At syempre, kasama yung ating mga mahal na anak. Nawa po, ito'y naging magandang hamon sa atin na mga katatayan. Pagpatuloy po tayo maging mabuting halimbawa sa ating mga anak. At naluluwalhati ang Diyos kapag ganyan po ang ating ginawa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.